Hi, happy Wednesday, happy midweek service. We're back, the Runaway Prophet, story of Jonah. We have this four-part mini-series. We started in a boat running away from God, in a whale running to God, and chapter 3 for tonight, we'll talk about on a street of Nineveh, running for God. But before chapter 3, mag-recap muna tayo sa chapter 1 at sa chapter 2. Ano nangyari na sa first and second episodes? Kumbaga sa teleserye, ano muna tayo? Ang nakaraan. Sa Jonah chapter 1, in a boat running away from God, we learn that you can attempt to run away from God, but you cannot really outrun God, right? And there were five learnings that na take home natin ng gabi na yon. Number one, runners like Jonah will run to dangerous places, delikado, pag tumakbo ka sa presensya ng Diyos. Number two, runners like Jonah always has a fare to pay. So magbabayad ka. Number three, you can never flee from the presence of God. Number four, runners like Jonah will always cause heartache and suffering. You will suffer and your loved ones will suffer. Other people will suffer, even kahit di mo kilala, they will suffer. They can suffer because of you. And number five, runners like Jonah fail to realize that God does not want to pay you back. He wants to bring you back. Okay. So, naintindihan din natin yung ano nga ba yung similarity at difference ni Jesus at ni Jonah. Alam nyo, pareha silang nakatulog. They both fell asleep in a boat, right? There was a violent storm on a raging sea. Parehas lang nilang experience yun while they were sleeping. All the people in the boat panicked. Nagpanic yung mga disciples, nagpanic din yung mga seafarers na kasama ni Jonah. And number four, they were both tasked to preach. So, inutusan sila parehas sa mag-preach. Pero yun yung similarity sila. Pero ano yung difference sila? Alam niyo, yung pinakamalaking difference, yung word na obedience. Unlike Jonah, Jesus is capable of calming the sea because of his obedience. Si Jesus, pwede niya i-calm yung raging sea. Si Jonah, he needs to be thrown out sa sea para mag-calm lang yung dagat. Kasi alam niyo, obedience is better than sacrifice. We learned that on episode 1. On episode 2, what happened? So, si Jonah in a whale running to God. Now, naintindihan natin sa episode 2, there was this one greater Jonah that is here. And his name is Jesus. And this Lord and Savior is still alive. Si Jonah na natutunan natin na may pagka-racist pala, no? Kasi ayaw niyang mag-share doon sa mga kapwa niya, sa mga hindi niya kalahi. Pero pinakamaganda natutunan natin last week about the word grace, pating acronym niya, God's riches at Christ's expense. No? We also learned that grace is unmerited favor. Grace is something we all desperately need but don't deserve. Grace is mentioned 125 times in English translation in New Testament. Yung sa the Good Samaritan story, dun sa Luke 10, grace yun. The prodigal son, Luke 15, grace yun. Woman caught in adultery in John 8, grace yun. Si Zacchaeus na bumama dun sa tree, grace yun. Yung woman at the well na kinausap ni Jesus, grasya yun. Pero ito ang tinatawag na beautiful grace. Jesus dying on the cross. That is beautiful grace. Alam niyo, tinanong din natin sa episode 2, how did God's grace work with Jonah? Number one, he provided a big fish. Grace yun. Number two, God's grace gave Jonah and the people of Nineveh a second opportunity to be saved. Tinanong din natin, sa episode 2, what did Jonah learn inside the fish? Number one, Jonah learned thanksgiving. Natuto siya magpasalamat kasi sinagip siya ng Diyos. He learned to trust God in the most desperate circumstances. He learned that we can forfeit grace that could be ours by clinging to worthless idols. He learned how futile it is to run from God.
And Jonah learned that salvation is only from the Lord. Amen. Alam niyo, napag-usapan din natin na you cannot save yourself, nor your wealth, no power mo man, or fame mo man. It cannot save you. No? Salvation is about surrendering to Him. Si Jesus lang ang pwede mag-save sa'yo. So, napag-usapan din natin, natutunan natin na if there is one takeaway na magandang iuwi, no? Ako, para sa akin, naisip ko, I am flawed and I am old because of His amazing grace. Krasya lang talaga ng Diyos. Bakit ako nandito? Ngayon, pag-uusapan natin yung pangatlo na episode. No? Jonah chapter 3 on the street of Nineveh, running for God. So, chapter 1, running away from God. Chapter 2, running to God. And chapter 3, running for God. So, buksan natin yung mga Bibles natin sa Jonah chapter 3. NIV yung sinulat ko dito. So, Jonah goes to Nineveh. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. So, pangalawang beses na to. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. O yan, Jonah. Ilabas na kita sa belly ng big fish. Pumunta ka na sa Nineveh. Huwag ka na pupunta the other way around. No? At sabihin mo yung message na pinapasabi ko sa kanila. Ito naman ang maganda. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Hindi na matikas sa ulo ni Jonah dito. Now, Nineveh, sa Pilipino kasi Nineveh, pero sa mga Amerikano dito, nadidinig ko sinasabi nila, Nineveh. So now, Nineveh was a large city. It took 3 days to go through it. So pag nilakad mo pala, 3 araw kailangan mo. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, no, 40 more days and Nineveh will be overthrown. So, winarningan niya, no? After 40 days, nako, magugunaw tong Nineveh. Verse 5, the Ninevites believed God. Ito naman yung maganda, naniwala. No? Unlike ng time ni Noah, hindi naniwala yung tao sa kanya. No? The Ninevites believed God. Dito mga ano, mga Kristiyano, dito mga believers, pero naniwala sila, naramdaman nila. Yung sincerity ni Jonah, naramdaman nila na totoo yung message ng Diyos. A fast was proclaimed. So nag-fasting sila. And all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Kasi customary nila yon na magpapakaaba. Na imbis na magdadamit na maganda, eh kumbaga eh, sa atin eh, magdadamit ng mga butas-butas na pambahay. Parang ganun, yun yung sackcloth natin sa present time. Pero ito eh, kumbaga gumamit ng mga sako. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Mismong hari, no, nag-fast, nag-sackcloth, umupo sa dust. Naalala ko tuloy yung ginawa ni, ano, no, ni Job. Hindi rin ginawa ni Job, eh. Nung namatay yung mga anak niya. This is the proclamation he issued in Nineveh. Sabi nung hari, by the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks, taste anything. Bawal kumain, tao, hayop, no, kahit sino. Do not let them eat or drink. But let people and animals be covered with sackcloth. Imagine mo, no, pati yung mga animals pala, pinagsako. Let everyone call urgently on God. Hindi lang to pagpakita ng pagpapakumbaba. Hindi lang to pagpapakita ng pagsisisi, no? Sabi niya, tumawag kayo sa Diyos ni Jonah. Kausapin niyo siya. Let them give up their evil ways and their violence. So, ito, nag-humble down, nagsisi, pero madaming gumagawa niyan. Umiiyak, tuluuhog, nagsisi. Pero ito, turn away from their
wicked sins. No? Sabi dito, let them give up their evil ways and their violence. Ibig sabihin, magbabago talaga. No? Kasi madami rin naman umiyak sa Diyos, madaming magsisi, madaming tingin ng tawad, pero hindi naman nagbabago. Pero sila, nagbago. No? Who knows? Sabi niya, no? Sabi nung hari, God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. Baka sakali, no? Who knows? Sino nakakaalam eh? Baka patawarin tayo ng Diyos. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, Aba, na-touch si Lord. He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Success. Successful si Jonah. Successful si Lord. Successful yung mga tao. Lahat sila pinagpala. Kasi hindi sila nagugunawin. No? At kumbaga, meron sila mga change hearts. Alam nyo, pinag-usapan natin yung Nineveh. Ano ba yung Nineveh? No? Kasi Nineveh, nabanggit yan sa Assyrian Empire. The Assyrian Empire became extremely great and powerful with Nineveh at its center. So yung parang capital. No? All the way until its final destruction by the Chaldeans and the Medes. Nineveh was located in a very desirable place east of the Tigris River in a very fertile plain. So, baga, yung kanyang pwesto ay interesting. Fertile, kumbaga. Today, the ancient ruins are located just opposite of the present-day city of Mosul. Nineveh was also famous in the ancient world because it was center of the worship of Ishtar, the fertility goddess. Sounds familiar. Happy Ishtar. Yung Easter kasi, sa Happy Easter, dito kinuha kay Ishtar, yung fertility goddess. The size of Nineveh is revealed in the Bible in Jonah 3:3 and 4:11, a 3 days journey in breadth with over 120,000 people. During that time, highly populated na yun. Kasi konti lang naman ang tao. The classical writers describe Nineveh as being over 60 miles wide. Hindi naman ganun kalaki talaga. Pero, syempre, kung may kotse ka, mabilis lang yan. Pero, pagkalalakarin mo, malaki yon. The city of Nineveh is described in Genesis 10:11 as having been founded by Nimrod, the hunter who built the Tower of Babel and led the world into a rebellion against God. O, inaalala niyo ba yun? Tower of Babel, si Nimrod. O, siya pala ang founder nitong Nineveh. The Old Testament also mentions Nineveh in relations to the prophet Jonah, yung pinag-usapan natin ngayon, who preached judgment against Nineveh and afterward, the city repented. Ayan, maraming salamat sa Wikipedia. The prophet Nahum predicted Nineveh's destruction, which came in 612 BC, and the famous city was never rebuilt. In the New Testament, Jesus commended the inhabitants of Nineveh for repenting at the preaching of Jonah, while condemning the Jewish leaders for resisting his own message. So nabanggit din yung Nineveh, no, sa time ni Jesus na actually, nagtutuwa siya doon sa mga tao sa Nineveh at nag-repent sila. No, kinumpare niya pa ito sa mga Jewish leaders na hindi naman nakikinig sa mga message niya. Okay, tingnan natin yung mapa. Nineveh is now modern-day Iraq. So, mapapansin nyo sa screen nyo, sa bandang upper part, nandun yung Nineveh. No? Imbis na pumunta dyan si Jonah, pumunta doon sa kabila. So, alam nyo, madalas natin madinig, no? O kaya mabasa sa Facebook, itong may nagsulat nito, sabi dito, Jacob was a cheater. Peter had a temper, may nitindawang ulo. No? Si Jacob mandaraya, si David had an affair. No? Nag-commit siya ng adultery. Si Noah, lasengo.
Si Jonah, takbuhin, no? Tumakbo, run away from God. Si Paul, mamamatay tao, murderer. Gideon was insecure. Miriam was a gossiper. Martha was a warrior. Thomas was a doubter. Sarah was impatient. Elijah was moody. Moses stuttered, nabubulol. Zacchaeus was short, pandakdaw. And Abraham was old. And Lazarus was dead. Pinaka-worst siguro yung kay Lazarus, no? Pero lahat ito, no? Madalas kumabasa ito sa Facebook, pero isipin yung lahat ito. Madami silang sablay, pero ginamit sila ng Diyos. Ano ba dapat natin maintindihan sa buhay ng mga tao na ito? Kasi God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Yan, pag tinawag ka, ika-qualify ka ng Diyos. Alright, so, ano bang, kagaya ni Jonah, ikaw ay tinawag, ka-qualify ka ng Diyos, at sa gabi na to, intindihin natin ano yung panawagan mo sa Diyos. Pero para maintindihan natin, tingnan natin yung three learning na pwede nating matutunan ngayong gabi. Number one, God expects you to keep your vows. Number two, God doesn't want to let you go. And number three, God wants to get you out of the belly of the whale more than you want out. So, let's start. Alam niyo, God expects you to keep your vows. Kung tinawag ka ng Diyos, you need to enter a covenant. You need to enter a vow. So, He expects you to keep your vows. Parang kay Jonah. Diba? Sa episode 1, di niya kinip yung vows siya. Naging disobedient siya. Nagkagulo-gulo. Pero sa episode 2, kinip niya yung umingi siya ng tawad. Sa episode 3, kinip niya yung vows niya. Ginawa niya. Yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Sa Ecclesiastes 5:4, bakit importante ang pagtupad ng pangako? When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Ano nga ba kahalagahan ng pangako? Pangako sa iyo. Nangako ka na ba sa sinisinta mo? Nangako ka ba sa Diyos? Madaming klase ng pangako eh. Pero isang pangako ang medyo natuwa ako nung binasa ko. Ito ay tungkol sa pangako ng isang may bahay. There was a man who had worked all of his life and had saved all of his money. He was a real miser when it came to his money. He loved money more than just about anything. And just before he died, ito ba naman na sabi niya? He said to his wife, "Now listen, huh? When I die, I want you to take all my money and place it in the casket with me. I want to take my money to the afterlife." So he got his wife to promise him with all her heart that when he died, she would put all the money in the coffin with him. Well, one day he died. He was stretched out in the coffin, and the wife was sitting there next to her closest friend. When they finished the ceremony, just before the undertakers got ready to close the coffin, the wife said, wait, just a minute. She had a plastic box in her hand. She came over with the box and placed it in the coffin. Then the undertakers locked the coffin down and rolled it away for cremation. Her friend said, "Well, I hope you weren't crazy enough to put all that money in the coffin." She said, "Yes, I can't lie. I promised him that I was going to put all of his money in that coffin with him." "You mean to tell me you put every cent of his money in the coffin with him?" "I sure did," said the wife. "I got all his money together, put it into my bank account, and to be safer side, I signed him an account paycheck in his name as promised." So, mabuti naman pala mga kutumisis na ito. Pero anyway, bakit importante yung pangako? Bakit importante ang pangako?
Kasi nga, God expects you to keep your vows. And nakakatuwa naman si Jonah na kahit sablay siya, ayun. Ginawa niya, pinapagawa ng Diyos. Jonah preaches to Nineveh. Pumunta siya. At sinunod niya, natuto na siya sa lesson niya. Number two, God doesn't want to let you go. Alam mo ba yun? Alam niyo, He may go to any extreme to bring you back. Kung kinakailangan ipakain ka niya sa whale, gagawin niya. Extreme yun. No? Para lang ibalik ka niya sa kanya. Alam niyo, may mga pagkakataon, lalayo tayo sa Diyos, pero gagawa ng paraan ng Diyos para ibalik ka sa Kanya. Pero kung gagawa at gagawa ka rin ng paraan para lumayo, there will come a time, pakagalangin ng Diyos yung free will mo. Iyon yung dark side ng free will. Kaya kung kasi huwag mong gamitin yan, gamitin mo yung good side ng free will. Kapag hinahanap ka ng Diyos at narinig mo yung boses niya, sabi nga sa Bible yung mga tupa, alam nila yung boses ng kanilang pastol. So, pag nadinig mo siya, tinatawag ka. Kung ngayong gabi, madami kang kasalanan, madami kang ginawang mali, nagiging disobedient ka sa Diyos, at maririnig mo yung boses ng Diyos na tinatawag ka niya. Sa pamamagitan ng story ni Jonah, go back. No? Kasi God doesn't want to let you go. He may go to any extreme to bring you back. Ang dami ko na nakita dating drug addict, ngayon preacher sa mga drug addicts. Ang dami ko na nakitang adulterers, ngayon nagdi-disciple ng mga adulterers. Ang dami ko na nakitang dating lasenggo, ngayon ang kanyang ministry, no, mag-counsel sa mga alcoholic. Alam nyo, God was trying to do two things dito. No, sa story ni Jonah. He wants to save Nineveh, no? Base doon sa God doesn't want to let you go principle. He wants to save Nineveh and he wants to save Jonah. Okay? Ikaw, gusto kang sagipin ng Diyos. Kasi gusto kanyang gamitin sa Nineveh mo. Okay? Kung saan ka pinulod ng Diyos, doon ka rin niya gagamitin. Imagine mo na safe ka na. May mga masasave pang kaluluwa dahil gagamitin ka ng Diyos. In any capacity, in any form, no, in any field, kung saan ka niya gagamitin, siya nakakaalam nun at ikaw. Alam mo, ito yung tinatawag na long arm of God's incredible love. Hindi kanya pababayaan. Hindi niya ayan, mas snatch away ka lang ng ganun-ganun, basta-basta sa kamay mo. Alam niyo, God wants to get you out of the belly of the whale more than you want out. Number three, learning. No? Kasi we need to understand He's more interested in delivering you than judging you. Opo, kasi God loves to forgive than to judge. No? Alam nyo, kung ikaw, hirap ka na sa sitwasyon, pakiramdam mo na dyan ka sa belly ng malaking isda. Kung gusto mo makalabas dyan sa sitwasyon na yan, mas gusto ng Diyos. Kung nabubuhay ka na messy, magulo, walang kapayapaan, tapos hindi mo alam yung may uncertainty sa bawat bukas mo, tapos sira yung mga relasyon, tapos lagi kang malungkot, I tell you the truth. He's more interested in delivering you than judging you. Kung palagay mo, parang mapatawad pa ba ako ng Diyos sa kasalanan ko? Siguro, ready na ako pumunta ng impyerno kung sakaling mamatay ako. Nako, mali na mali na mali na pag-iisip yun. Kasi ang Diyos, lagi kang iniisip kung paano ka babalik sa Kanya. Kasi nga, God loves to forgive than to judge. Ano ba ibig sabihin ng forgiveness? Matuto tayo dito sa storya ng understanding widower. After a long shift at the fire department, Matt Swatzel fell asleep while driving and crashed into another vehicle, taking the life of a pregnant mother, June Fitzgerald, and injuring her 19-month-old daughter. Fitzgerald's husband, a full-time pastor, asked for the month's reduced sentence and began meeting with Swatzel for coffee
and conversation. Siya mismo, sabi niya, judge, bawasan niya yung sentence niya. And then, lagi sila nagko-coffee at nagko-kwentuhan. Many years later, the two men remained close. Someone asked the pastor, Pastor, bakit? Bakit mo pinapatawad? Bakit ka naging close sa kanya? Alam niyo yung sagot ni Pastor Fitzgerald? You forgive as you've been forgiven. Ito ang problema eh. Minsan, pakiramdam natin, hirap na hirap tayong mapapatawad ba ako ng Diyos? I'll tell you the truth. Mapapatawad ka ng Diyos. Baka di ba na pinatawad ka na niya. Mapapatawad pa kaya ako ng taong pinagkasalaan ko? I'll tell you the truth. Papatawad ka man o hindi, mas importante ang pagpapatawad ng Diyos. Pero alam niyo, minsan napatawad na tayo ng Diyos. Napatawad na tayo ng taong pinagkasalanan natin. Ang problema, hirap na hirap tayo magpatawad. No? We love to have fellowship with unforgiveness and bitterness. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. O kaya minsan, napatawad na tayo ng Diyos, napatawad na tayo ng taong nagawa natin ng kasalanan, or nakapagpatawad na tayo, pero minsan, ang huli natin pinapatawad yung sarili natin. Matuto ka rin patawarin yung sarili mo at ibigay sa Diyos yung tiwala na there's no condemnation in Christ Jesus. Kapag yan, nag-repent ka, nagsisi ka, umiyak ka, tumalikod ka sa kasalanan at hindi ka na umulit-ulit. O sakali mong magawa mo ulit, balik ka lang, hingi ka ng tawad. Mapagpatawad ng Diyos mo, mapag-intindi siya. Gagawa siya ng paraan, even to the extreme, para ibalik ka lang sa kanya. Sabi ni Pastor Fitzgerald, you forgive as you've been forgiven. Alam niyo kung bakit siya marunong magpatawad? Kasi he experienced forgiveness. No? Kaya ikaw, ngayong gabi, kung gusto mo ma-experience yung forgiveness, nandiyan ang Diyos, willing kang patawarin. Just ask, no? And he will answer you. Ano yung natutunan natin ngayong gabi, mga kapatid? Number one, God expects you to keep your vows. No? Kung ikaw, sinabi mo, Lord, babalik ako sa'yo, and I vow, babalik ako sa'yo, do it. Kung ikaw, sinabi mo, Lord, pinatawag mo ako mag-ministry, and sinabi mo, I vow, gagawin ko to, do it. Number two, God doesn't want to let you go kagaya ng ginawa niya kay Jonah. Alam nyo, si Jonah, importante maintindihan natin na nagsimula siyang disobedient. Nag-humble down sa Lord. And then ngayon, na-experience niya yung obedient life. So, naging masaya siya. No? Nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Nakita niya yung grasya. Kasi, yun pala, naintindihan niya na ako, ayaw pala talaga akong pawala ng Diyos. Magpo-provide siya ng big fish para sa akin. And you can experience that also. Number three, God wants to get you out of the belly of the whale. Kung kating-katika nang umalis yan sa sitwasyon mo, no? More than you want out, God wants to get you out. Mas gusto ng Diyos, ialis ka dyan. So, kung willing ka, no? Allow me to pray for you. No? And accept Jesus as your personal Lord and Savior. Heavenly Father, we thank you for tonight. Thank you for teaching us, Lord God, that you expect us to keep your vows, Lord God. Parang ikaw, Lord, yung vow mo sa amin, you keep it, Lord God. Ikaw yung sabi nga, you are God na hindi kagaya ng isang tao na nagsisinungaling, Panginoon. You keep your promise, Lord God. Help us to keep our promise, Lord God, also. Thank you for teaching us, Lord God, na ayaw mo kami pakawalan. You don't want us to let go of us, Lord God. And we thank you for that. Thank you, Lord, for teaching us. Kung gusto namin makaalis sa sitwasyon namin, mas gusto mo. Thank you for teaching us about forgiveness. Lord, we humbly kneel down before you. We are asking for forgiveness. Kapatid, kung meron kang kasalanan sa puso mo na gusto mong hingin ng tawad sa Diyos, ngayon yung panahon.
Tanggapin mo siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Lord, humihingi kami ng tawad sa kasalanan na gawa namin, na isip namin at nasabi namin. Tinatanggap po namin kayo bilang Panginoon at Tagapagligtas. We accept you as our personal Lord and Savior, Jesus. We believe that you rose from the dead, Lord God. And we believe, Lord God, that you'll be coming back. Thank you, Lord, for giving us a second chance, just like what you gave, Lord God, kay Jonah at sa mga taga-Nineveh. Lord, we pray. Lord, we pray. Teach us to forgive. Help us to forgive. And may we practice forgiveness, Lord God, sa buhay namin para magamit nyo kami sa aming mga future Nineveh. Kung kailan nyo kami gagamitan, Panginoon, as you restore us, you will use us, Lord God. Thank you, Lord God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Maraming salamat po. I hope makita namin kayo sa chapter 4 next Wednesday, about Jonah under a tree running without God. Nako, kaproblema na naman yung bida natin. Pag-usapan natin ano nangyari dyan. Please be reminded of our church activities po. Meron po kaming every Sunday, 10 a.m., Facebook and YouTube live. Yun po yung Sunday sermon namin. And 7 p.m., meron pong Bible study at Zoom. Every Wednesday po, midweek service, 7 p.m., Facebook and YouTube. And then, after po nito, meron po kaming Bible study. No? Invited po kayo sa Zoom. And Thursday naman po, and Friday, may mga Bible studies. At every Saturday po, 7 o'clock hanggang 8 o'clock. 1 hour lang po. Zoom prayer party. No? I hope maka-attend po kayo niyan. I-send po namin yung link sa inyo. Hope to see you soon po when we relaunch our church after the pandemic is over. God bless you po. Next Sunday, we'll see you. Pag-uusapan po natin ang topic, The Pain in My Heart. Parang kanta ng Neo Colors to. The Pain in My Heart. Nako, nasaktan ka ba sa puso mo? Nakaranas ka ba ng pait, ng kasawian, ng broken-hearted ka ba? Nako, manood ka on Sunday, The Pain in My Heart. Pag-usapan natin at anong ginawa ng Diyos, no, para maibsan ang sakit ng ating puso. Maraming salamat po. Thank you for watching. And we hope to see you again sa Sunday and sa Wednesday. God bless you po. Stay safe and happy Wednesday. Happy midweek. God bless you po. Bye.